Okay guys, nandito naman tayo sa MacRex Channel sa tunay na buhay na once again, salamat tayo sa mga taga-subaybay na kahit papano, kahit sa kabisi sa panahon, kahit meron tayo mga responsibilidad, obligasyon, bawat isa, ng kataon pa na may chance pa na masubaybayan ang MacRex tunay na buhay. Okay? So itong isang episode natin ito call to sa sinabi nga natin na ito'y umiikot lang sa buhay ng tao na hinango natin na walang halong exaggeration sa istorya, sa kwento, hindi ito isang pwedeng malimit nangyari, pwedeng hindi pa nangyayari sa iba, o ngayon lang nyo nagdinig, dahil ito ay galing din sa testimonya ng nakaranas. Okay? So, ang episode natin ito ngayon ay ito'y tungkol sa, ito'y konektado sa naging komplikado. May ayos pa ba? Okay. Okay? So, ito isa sa mga nakita natin na pangyayari na malimit na ang pabalik-balik. Parang teleserye. Pero, marami pa rin mga na-involve sa ganong sitwasyon. Which is, sapagkat tayo ba ay tao lamang o talagang na sinadya dahil sa panahon na yon nagkamalik ka sa akala na ikay darating ang panahon na mag-slow down. No? Nagkaroon ka ng reduction ng iyong efficiency. No? Pag ikay dumating na sa puntong i-consider mo na ang edad mo. Edad factor. No? Age factor. Ibig sabihin, ito ang nakita mo naman sa unahan noon, bago umabot. Ganun yung posibilidad ang mangyari, pero tuloy pa rin dahil ang sarili lang natin kaligayahan o kagustuhan ng sinunod, hindi yung naranasan, testimonya ng ibang naranasan na nakauna sa mga ganun sitwasyon. Okay? So, ang istorya ay gumagulong doon sa yung bang pagdating mo na sana sa golden age na dapat nag-slow down ka kung naka-engage ka pa sa active job mo na tedious na matrabaho, risk go. Pwede ka na sanang mag-slow down doon o maaga kang nakahanap ng ibang nature ng pagkitaan, class pagkitaan na hindi na ganoon ka trabaho so risk go. So, pwede ka pa rin may mga, pwede ka pang may mga source of income pero ibang level na naayon doon sa estado mo. Okay. So ito isa sa mga story, ito isa sa mga sitwasyon gaya ng nagkaroon ka ng dapat sana tapos ng responsibilidad mo pero nakapasok ka sa sitwasyon na parang bumalik ka doon nasa 30s ka pa. Early 30s na kayo dahil meron ka pang obligasyon, responsibilidad na dapat gampanan dahil ito ang naging resulta sa iyo ginagawa. Okay? So, marami ito ano ka baka relate which is kanya-kanyang diskarte kung paano trabahuin o paano laruin ang ganitong sitwasyon. Considering na una, nagka-edad ka, humina ang reflexes, nagmagiging questionable ang market value mo dahil marami ng mga aspiring o mga
contenders dyan, naghihintay na mga bata pa na hinahanap, so, mga kalidad na hinahanap ng isang company para sa negosyo nila na dapat ang mga nandiyan ang workforce ay consider mo yung mga quality health issue at saka mag-iba kasi pag dumating na sa punto na yung mga factors na sinasabi natin, mag-iba na resulta, meron ng reduction sa efficiency. Okay? Meron akong kilala na nagsasabi na nagkausap-usap kami kung ano kaya ang posibleng kung andyan na, hindi ba na pwedeng talikuran, hindi pwedeng ibaliwala si andyan. So, naisip na lang na kung nagbibilang ka na lang ng nasa estado ka na na ang paghugutan mo na lang kita o gastos o budget sa existing na sitwasyon mo ay yung pension mo na lang. Wala kang ibang asset na mapaghugutan na pwedeng pangdagdag doon. So, ito ang pinag-usapan kung kaya-kaya sa mga pribadong pension na matustusan ang pangailangan kung meron ng tatlong anak. Maliit pa, simula pong mga anak. Yan ang mga tatlong. Mahirap isipin, mahirap computing. Parang papalapit doon sa istorya kapag ang isang solving problem ay kulang sa data or given. Dumating sa punto na hindi na yan, hindi mo yan maansira. Kaya ano kayang dapat gawin? Kaya yun ang pag-usapan. Sabot ay makakaya ito. Bago daw, bago dumating sa puntong mag-retire ka, isa sa mga estratehiya na ginagamit ay itry mong kung ang kitaan mo ngayon sa nanalabing panahon bago ka mag-retiro, kasi talagang mag-retiro, kahit sabi pa hindi ka pa handa mag-retiro, pero talagang dumating sa punto na mag-retire ka na talaga dahil hindi ka na rin una dyan kung yung marami ka ng kompetensya. So doon sila sa mas bata, kwalipikado, at yun ang ihububugil. Kasi they are also expecting na time na mag-retireable ka na, ready ka na sa mag-face sa reality. Na yan talaga. Yung mga retire na nakapagtrabaho pa, bonus na yun. E kung hindi ka masali doon, paghandaan mo talaga yun. Posible talaga ang mangyayari. Okay? So, isa dyan is, yung pamilya mo ay subukan mo mag-ibigay ang budget na kasing halaga ng pension. Ngayon, kung bago nating sa punto na wala ka na talaga ang trabaho, hirap, pero naghahanapan nila ng paraan. Mas mag-igay na lang yun kaysa wala ka talaga. Mahugutan. Kaya iso ang advantage sa may pension ka, kahit maliit, o may i-adjust mo man lang, makuha mo lang yung mga talagang basic needs. Kahit yung wants ay maghanap na lang paraan kung saan hagilapin. So yun ang napag-usapan, kung darating mas puntong gano'n. Makapag-isip, may time pa makapag-isip ka. Kung meron ka pa bang mga naiwang asset na pwede mong i-convert para itong existing mo na responsibilidad, obligasyon na yun. Yung mga additional pangailangan nila, doon mo mahugot. Yan ngayon ang habang ikay nasa estado pa na pwede pa, mayroon ka pang konting margin na makapag-isip na pwede ito. Subukan mo ito. Kasi
kung ano pang naiiwan dyan, mga posible, mga sitwasyong ganito ay gawin mo bago umabot ka sa point of no return. Kung baga yung na ano ka na, outbox ka ng sitwasyon na, yung parang papasok ko. So, wala talagang chance na masolve to, ma'am, sir. Kulang sa data. Minsan kasi sa pasulit sa paralan, binigyan ka ng problema dahil tinistin ka ng instructor mo. Kung ikaw ba na, may alam ka ba sa teorya o principle sa subject na yan, eh dadaan ka doon sa sinadyang bigyan ka ng isang problema kulang sa data para hindi mo may pasok yung formula. Eh kung wala kang alam dahil natuturo ka lang doon o wala kang interest, dyan pa lang, wala na. Sabihin, nakatuto ka, pero wala kang ilang doon. Dahil hindi mo alam, yan pala, masol. So, parang buhay din. Kasi dumating sa punto pag wala na, doon papasok yun. Kantang come what may. Pag sinasabi din come what may, bahala na. Kung anong mangyayari. Kasi wala na yun. At minsan, iba, hindi na matanggap katotohanan sa buhay. Kung ano-anong na maisip. Kaya, ito magiging pangyayaring ito na alam na natin na noon pa ay marami nang nagsasabi na darating ang araw, masaya ka pa ngayon, pero darating ang araw, matigdun mo ma-feel ang hirap na darangasin mo. Which is, alam na natin in advance na ganun. Pero tuloy pa rin. So, sabihin na naman na talagang nakadecide, ganyan pa rin. Yan ay sadya. At hindi pwedeng gawin mo lang na sabihin mo na nagkatawa. Kaya, sa mga pangyayaring ganito ay ang isa sa mga nakikita ng solusyon dito ay bago namating sa punto na point of no return ka o wala, magiging come what may ang solusyon mo. Kung before ka dating sa punto na parang magiging ano ka na ka, yung hindi ka na kwalipikado, eh. Sana eh, may preparasyon ka kahit pa paano. Yung nalalabing lakas mo, doon ka sana humuhugot ng paraan. Always, lahat gagawin para pagdating sa panahon mo, meron kang other options, meron kang alternatibo. So, kasi kahit pa gano'n mo ka husay mag troubleshoot sa mga bagay-bagay, magaling kang mag-advise, magaling ka sa ibang bagay, pero may mga punto na kahit sa sarili mo, hirap mo resolbahin dahil nga sa mga example doon sa mathematics, minsan na kung kulang sa given, kulang sa data, paano may pasok ang formula. Kahit meron kang mga gandang formula, kung kulang ka naman sa data, paano so, maliban nga nga, baka create ka, ka-discover ng bagong formula na pwede hahalili doon sa existing formula mo kahit kulang sa data. So dito sa tunay na buhay ni MacMex Channel, tumatanggap tayo, sinihimay-himay ang kwento ko, kwento mo, kwento nyo, kwento nila. At dito, pwede natin pisa-pisahin at bigyan natin ng makakontribute tayo ng mga sarili nating pananaw na habang pwede pa may sagad mo pa ba or talagang di na
kanta at maging timso mo na lang yung come what may at saka yung just once. Kasi pag itong magsabay itong just once at come what may, mahirap. Mapunta na doon sa para nauntog ka sa matibay na patir na wala kang malingunan at natatrap ka na. Kumbaga sa cheese. Kahit ano pang sacrifice mo sa mga elemento, sa mga pawn, officers, point of director, consider as mamamati ka na. So, kung mamamati ka, yun na. Time na. So dito sa Macnex Channel, maraming magawang kwento, maraming magawang pag-share ng pangyayari na hango sa totoong buhay. At dito natin binibigyan kulay para pamalisan o magiging himpun o maiwasan ng hindi pa nakadaan. Okay.